Chegi Mountains, Bulubundukin sa Romania, kung saan maraming kababalaghan ang nagaganap. Danda ang mga nakapunta na sa lugar ang nagsasalaysay ng kanilang nakamamanghang karanasan sa tinaguriang Gura de Rai o lagusan ng langit o ng paraiso. Nadiskubre ng mga eksperto ang enerhiyang pumapawi sa pagod at anumang sakit ng katawan. Pinaniniwalaan na ang nararamdaman ay dulot ng isang mahiwagang magnetic field. Ano ang nahukay sa ilalim mismo ng bundok ng Buchegi? At bakit ito tinatago sa publiko? Kung nais mong lumawak pa ang iyong pag-iisip at lumalim ng lubusan ng iyong pangunawa, sama-sama nating halungkatin ang kasaysayan at hanapin ang sagot sa katanungang, totoo ba? Anong kababalaghan ang nagaganap sa Buchegi? Nagsimula ang kwento noong mga taong 1993 kung saan ang mga residente ng Busteni at Sinayi sa tabi ng bulubundukin ng Buchegi ay hindi makatulog sa gabi. Ayon sa ulat ng yogaesoteric.net, nang dahilan ng insomnia ng marami ay ang mga mahinang lindol na nagaganap malapit sa bundok. Hindi tumigil ang pagyanig sa mga sumunod na taon. Karaniwan ay mula alas 8 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. Bagamat ang lindol ay nagaganap sa lahat ng lugar, ang hindi maipaliwanag ng mga espesyalista sa Center of Earth Physics at sa Kia Seismic Station ay walang epicenter ang lindol sa Buchegi o wala itong pinanggagalingan para bang ang lupa ay umalog ng walang dahilan. Maraming kwentong kababalaghan ang kumalat sa lupain mula noon, kabilang na ang mga sikretong lagusan sa loob ng bundok. Ang sabi sa Romania Insider na ang mga lagusan ay konektado sa isang kuweba. Ito din ang sabi sa Outdoor Activities ng Romania na mayroong pinaniniwala ang mga sikretong lagusan ng bundok. Ganun pa man, ang mga ito ay tila sabi-sabi lamang hanggang sa pagsapit ng mga taong 2002. Gamit ang isang ground penetrating radar, natagpuan ang isang malaking kuweba sa loob mismo ng bundok. Dahil sa sukat ng kuweba at sa mga kakaibang enerhiya sa paligid nito na naihalin tulad sa naranasang vibration level na natagpuan din sa ilalim ng lupa sa bansang Iraq, nagka-interes ang militar ng Amerika dito. Makaraan lang ang maigsing panahon, isang pagsusuri ang ginawa ng Pentagon kasama ang isang opisyal ng presidente, mga eksperto at mga sundalo na pinamunuan ni General Obadiah. Batay sa ulat, ang kuweba ay napapaligiran ng kakaibang enerhiya na marahil dahilan ng mga lindol sa Busteni at Sinayi. Napagalaman na mayroon ditong mga lagusan na masyadong matarik at nakahilig ng 26 degrees. Kapag ang isa ay malapit sa kuweba, mararamdaman ang misteryosong vibration. Marahil, ito ay may ugnay sa magnetic field na sinasabi ng mga umaakyat doon na nakawawala ng pagod at nakapagpapagaling ng sakit ng kalamnan. Dating katang-isip, ngayon nagsimulang lumiwanag na parang tala sa gabi. Ano ang nahukay sa ilalim ng bundok? Ang nasagap ng radar na energy blocks mula sa bundok ay hindi natural na enerhiya. Ang mga ito ay artificial o ginawa lamang. Ang isa ay nasa taas ng bundok at ang pangalawa ay nasa paanan. Ganun pa man, ang mga enerhiyang ito ang pinaniniwalang nagdudulot ng magandang epekto sa kalamnan. Kung hindi ka makapaniwala, ito ang sabi ng Romania Journal na ang tinaguriang Gate to Heaven, ang lugar sa Buchegi kung saan nawawala ang pagod ng isa, ayon sa mga espesyalista, ay nababalot sa enerhiya ang katawan ng mga umakyat doon na nakabubuti sa kanila.
Bagamat hindi nga pangkaraniwan ang nadadama sa bundok, mabubulabog ka kung maririnig mo na mas kakaiba ang natagpuan nila sa loob mismo ng Butchegi. Sinubukan ng mga eksperto na pasukin ang lagusan, kaya inutusan ang tatlong sundalong kasama sa grupo na mauna. Ngunit ilang hakbang pa lang ang layo nung isa-isa itong bumulagta na tila ay natake sa puso. Ang mga ito ay sumalubong sa nakaharang na invisible dome o isang pangdepensang force field. Ang mga bato ay nagiging buhangin kung masasagi sa hindi nakikitang harang. Ngunit dala ng lakas ng loob, isa sa mga eksperto ang sumubok muling pasukin ang lagusan. At dahil sa napagalaman na enerhiya ang nagbabantay sa bunganga, pinilit nitong kalmahin ang sarili bago pasukin ang force field. Sa gulat nila, nakapasok ito ng walang galos. Ang matinding energy block sa lagusan ay kaayon sa vibrational energy ng kanyang katawan, kung kaya hindi ito nasaktan. Mula sa kabila, binuksan ito ang higanting pinto at nawala rin ang energy field na pumatay sa tatlong sundalo. Ngunit nagulat muli ang mga ito sa bumungad sa kanila. Ang loob ng kuweba ay may madilaw na liwanag, bagamat hindi masabi ang pinanggagalingan ng ilaw, sapat na ito upang matanaw ang kabuuan ng higanteng kuweba. Nakamamangha ang sukat ng kuweba na mayroong 30 metro kataas at 100 metro kahaba, nakabibighaning tanawin sa buong grupo. Sa magkabilang dulo naman, may mga lamesang hindi pangkaraniwan na nakalagay malapit sa dingding. Ang mga ito ay may taas na 2 metro mula sa sahig, kumpara sa pangkaraniwang lamesa na hanggang baywang lamang. Nakakonekta doon ay mga kable na parabang isang klase ng command console ng militar. Ngunit, militar ng anong nilalang. Dahil sa nakamamanghang nahukay, sa sumunod na taon, noong mga 2003, isang pagpupulang ang naganap na pinangunahan ng Council for Security and Territorial Defense ng Europe o ang CSAT upang pag-usapan ang natagpuan sa bundok ng Butchegi. Katulad ng mga mahalagang archaeological finds, ito ay kinakailangang aprubahan ng Romania upang ituloy ang paghuhukay. Ngunit sa dismaya ng marami, hindi ito pinayagan. Ano ang nangyari sa natagpuan? Marami ang naniniwala na ang higanteng kuweba sa ilalim ng bundok ng Butchegi na nababaluta ng kakaibang enerhiya ay ang sanhi ng maraming kababalaghan sa lugar, kabilang na ang lawa ng mangkukulam kung saan bawal uminom ng tubig dahil may lason, ang bangin ng Diablo kung saan maraming taong nawawala, at ang Butchegi Sphinx na nakapagpapagaling raw ng mga karamdaman. Ang sabi ng marami na hindi gawa ng taong natagpuan sa bundok, kung hindi, teknolohiyang mula sa ibang planeta at ginagamitan ito ng reverse engineering upang gawing sandata pang militar, hindi lamang ng Estados Unidos, pati na rin ang mga kaalyado nito. Ang pagkabuwag ng Council for Security and Territorial Defense ay marahil upang pagtakpan ng mga natagpuan. Bagamat sinabi na hindi pinahintulutan ng pamahalaan sa Romania ang pagtuloy sa paghukay, ito ay panlinlang lamang dahil ang totoo ay nasa kamay na ito ng militar. Sa katunayan, noong taong 2010, isang grupo ng militar mula sa bansang Israel na sakay ng isang helicopter ang bumagsak sa bundok ng Butchegi. Kung hindi ka naniniwala, eto mismo ang ulat ng CNN. Na nung buwan ng Hulyo taong 2010, isang grupo ng militar sakay ng helicopter ang bumagsak sa Butchegi. Kaya marami ang nagtatanong kung ano ang ginagawa ng militar ng Israel sa bundok ng Butchegi. Marahil may ugnay ito sa militar ng bansa. Dahil paglipas lang ng ilang taon, lumabas ang nakahihindik na pangdepensa militar ng Israel, ang Iron Dome. Isang invisible force field na may kakaibang radar, isang pangharang na hindi nagpapalampas ng mga short-range missiles na parang bato
na nagiging buhangin kung sasagi sa invisible dorm. Siguradong mamamangha ka kung maririnig mo na ang Romania's Romero, isang kumpanya sa Romania, ay gagawa din ng sarili nitong Iron Dome. Ayon sa Army Tech, noong taong 2018, nakipag-ugnayan ito sa Israel upang gumawa ng sariling pangdepensa katulad ng Iron Dome. Sa mga susunod na labanan, marahil masasaksihan ng buong mundo ang iba pang teknolohiyang pangdepensang militar na siguro ay reverse engineering mula sa kuweba ng Butchegi Mountain. Anong aral ang mapupulot dito? Ang mga kababalaghan sa bulubundukin ng Butchegi kung totoo na nakapapawi ng pagod at gumagamot sa karamdaman ay patunay na ang kalikasan ay naririto para sa kabutihan ng lahat. Ngunit kung pakikialaman para sa kapakanan ng ilan, ito ay magiging sandata na balang araw siya rin kikitil sa buhay ng lahat. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ang iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tunay bang malawak ang iyong pag-iisip? Ang tanong, totoo ba?